Nadine Lustre, may matapang na mensahe para sa mga toxic sa social media. Madamdamin ang paalala ni Nadine Lustre sa mga netizens na iwasan ang pagiging toxic lalo na sa social media. The hottest news, the latest updates, this is Push Daily. Enough is enough. 2022 na, asal imbornal pa rin. Matapang na tweet ng singer-actress na si Nadine Lustre. Tila napuno na si Nadine sa mga negatibong posts sa social media. Isa si Nadine sa mga celebrities na aktibo sa social media, pero ayon sa kanya ay ginagamit niya ito para magpadala ng inspirasyon, paalala at good vibes. Me kasi, when I share on social media, it's the stuff I want to share and it's stuff that I know my followers would benefit from. Something to inspire them, something the kind of spark to make them creative. Pagbabahagi niya. Sa pagtatapos ng 2021, nagbigay ang aktres ng paalala sa mga netizens at matapang na nanindigan laban sa pagiging toxic ng mga tao sa isa't isa. This 2022, avoid arguing with people who resort to be bobo, tanga, or blocks you in a convo. Advice niya. Let's be civilized and have proper conversations like human beings, mungkahi pa ni Nadine via her Twitter account. Ginagamit niya ang kanyang mga social media accounts bilang plataforma para sa mga advokasya niya, gaya ng kamakailan naman ay sunod-sunod ang pag-post niya ng updates at paghingi ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Bukod sa pagpo-post, mabilis rin umaksyon si Nadine, agad siyang namahagi ng mga relief goods sa mga biktima, lalo na sa mga lugar na hindi agad naaabutan ng tulong. Napabalita rin ang pamamakyaw ni Nadine ng mga solar panel kits at pakikipagtulungan sa organisasyon na Greenpeace para magkaroon ng paraan ng mga taga-barangay malinaw sa Siargao na makapag-charge ng kanilang mga cellphone at maabot ang kanilang mga mahal sa buhay. Very vocal si Nadine sa pagbabalita ng mga nagaganap sa nasabing isla. Naging malapit na talaga sa puso ni Nadine ang Siargao, lalo na't madalas siyang mamalagi rito at itinuturing na niya itong pangalawang tahanan. Bukod rito, doon rin nakabase ang rumored boyfriend niya na si Christophe Barriou. Hindi pa kinukumpirma ni Nadine kung nobyo nga niya ang French businessman, pero hindi rin naman niya itinatago ang pagiging malapit nito sa kanya maging sa kanyang pamilya. Sa katunayan, magkasama nilang sinalubong ang bagong taon, kasama na rin ang pamilya ni Nadine. Hindi na naman iba sa pamilya ni Nadine si Christophe, dahil nakabonding na nila ito noong dumalaw ang buong mag-anak sa Siargao para na rin ipagdiwang ang ika-28 na kaarawan ni Nadine. Mismong ang ama ni Nadine na si Ulysses Lustre ang nag-post ng mga New Year's Eve celebration photos ng kanilang pamilya kasama si Christophe na mukhang ginanap sa lugar ni Nadine sa Makati. Goodbye 21, hello 22. Happy New Year! Caption nito sa post. For more showbiz news and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.